Yes na yes! So, ito po ang tinatawag na spring onion. Ayan. So, iba't ibang klase po ng paraan ng pagpaparami ng spring onion. Pwede pong sa ganitong pamamaraan. Okay? Tapos, pwede rin po sa pamamagitan po ng bulb ng onion. At syempre po, kapag nag-matured at namulaklak yung itinanim nating spring onion na ganito, pag tumanda po siya, magpo-produce siya ng seed. So, sa pamagitan si ng seed. So, ngayon, ang ituturo ko po sa inyo ay kung paano paramihin ang spring onion sa pamagitan nito at sa pamagitan nito. Okay, excited na ba kayo para malaman kung paano paramihin ang spring onion sa pamagitan nito? Ako, excited na. By the way, welcome po sa I Agree by Sir Dan. And don't forget po to subscribe and click the bell button pagkatapos nyo pong panoorin ito. Ang una po natin gagawin, of course, ay kupitin, okay, itong dahon. Pero huwag kayo mag-alala, huwag po kayo matatakot kasi pag ginupit naman po natin at pag tinanim natin ito, within a day, makikita nyo po, umuusbong na ulit yung panibagong dahon niya. So, gugupitin po natin. Then, gupitin. Yan. Pagkatapos nun, hiwa-hiwalayin po natin yan. Dahan-dahan po at siguraduhin kapag hiniwalay natin, may makakasamang ugat. Ayan. So, ito hindi na po kailangan. Ito pwede pang ihiwalay. Ito ay ihiwalay. Ayan. So, meron na po tayong planting materials. So, yung planting materials po natin, pwede na po nating itanim. So, ganun lang po. Siguraduhin na, pag tinanim po, kalahati, ganyan, yung lupa. Ito po yung lupa. Ang mababaon. So, sa isang paso, pwede pong marami kasi, pag kumapal naman po yan, pwede ulit natin bunutin at i-replant ulit at itanim. Ang mahalaga, hindi na tayo bibili ng onion or spring onion sa susunod na. Kailangan natin gumamit ng spring onion. So, ito po ang pagpropagate ng spring onion sa pamagitan po nung ating ibinili sa tindahan. Okay, ngayon, paano naman po propagate ng spring onion sa pamagitan nitong sibuyas ng bulb? Ang gagawin mo po, kailangan lang pong ikat itong sibuyas sa ilalim. Ito po ay pwede natin gamitin sa kusina mamaya kapag nagluto. At ito po, ito mismo ang itatanim natin sa lupa. Okay. So, ganyan lang po. And, ayan, at tatakpan po natin ng lupa. Siyempre, huwag po natin kakalimutang diligan pagkatapos po nating magtanim.